Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kudil aqwa wa'mur bil ma'ruf wa'aridanil jahilin. Nasa paliwanag ng mga scholar sa pangkalahatang kahulugan ng ayan na ito, isinabi nila na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpaumanhin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao hanggat maaari. Ang pagpapaumanhin ay iba sa pagpapatawad. Dahil maaring sa pagpapaumanhin, ang tao ay hindi talaga magbibigay pansin sa pinsala na nakamit niya mula sa ibang tao. Samantalang ang pagpapatawad naman, ito ay matapos na siya ay maghangad ng kapalit, pagganti o kabayaran sa natamo niyang pinsala. Ang pagpapaumanhin ay isang katangian ng mga matiisin na sila ay nagpapaumanhin sa lahat ng uri ng pinsala na maaari nilang matanggap sa mga tao na sinasadya o hindi sinasadya na magawa sa kanila. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan na ito na manatili tayo na naguutos ng kabutihan. Na naguutos tayo ng kabutihan ayon sa pamantayan ng Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa paraan ng Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito ang tunay na batayan. Kung masasabi ba natin ang isang bagay ba ay mali o tama. Na hindi lamang natin itinuturing ang isang bagay na mabuti dahil lamang sa ito ay may pakinabang sa atin. At hindi lamang natin itinuturing ang isang bagay na masama dahil lamang sa ito ay nakasasama sa atin. Bagkus, ay titingnan natin ang mga kaganapan sa pangkalahatan kung ito ba ay mabuti o masama. Naiutos natin ang mabuti kasama na ang pagbabawal sa kasamaan. At panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wa'aridanil jahilin at layuan mo ang mga mangmang. Nang tinukoy dito ng mga mangmang ay yaong mga tao na wala silang kaalaman, na ang kawalan nila ng kaalaman ay dulot ng tinatawag na jahlun murakkab, komplikadong kamangmangan. At ito ay ang kamangmangan na dulot ng pagtalikod nila, pag-iwan o pagtakwil sa kaalaman. Dahil maaring taglay nila ang kaalaman, subalit mas pinipili nila ang kamangmangan. Maaring ang kaalaman ay nasa paligid lamang nila, subalit hindi nila ito pinag-aaralan. Ito ay kaiba sa jahlun basit o simpleng kamangmangan na mangangahulugan ng simpleng kawalan ng kaalaman na maaaring hindi natin alam ang isang bagay, subalit kapag nalaman na natin ito, tayo ay kumikilos ayon sa kaalaman na ito sa pamagitan unang-una ng pagtanggap sa kaalaman na ito. Subalit sa jahlun murakkab, sa komplikadong kamangmangan, naroon ang kaalaman, naroon ang gabay, subalit hindi nila ito pinag-aaralan bagkos ay itinatakwil nila ito. At sila ang mga jahil na tinutukoy dito. Sila ang mga mangmang na tinutukoy dito na dapat nating layuan. Sa paanong paraan natin sila lalayuan na hindi tayo makikipag-ugnayan sa kanila, na tayo magiging mga kaibigan nila o tayo ay magiging mga kakampi nila sa kanilang mga gawain na may kamangmangan. Sabalit hindi rin naman nangangahulugan ng paglayo sa kanila ay hindi na natin sila susupilin sa kanilang mga kamangmangan na ginagawa, dahil tunay na ang kanilang kamangmangan ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga sarili, ito ay nagdudulot din ng pinsala sa iba. Kaya ito ay nagiging bahagi pa rin ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. At ganyan din ang paglayo natin sa mga mangmang at ang pagpapatuloy ng pagsupil sa kanila ay hindi rin naman nangangahulugan na nababali natin ang unang sinabi sa ayan na ito na tayo ay magpaumanhin. Dahil ang pagpapaumanhin natin ay ayon sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantalang tayo ay pinag-utusan nga na supilin ang anumang uri ng pagkalat ng kasamaan, kasama ang kasamaan ng mga maling itinuturo ng mga mangmang o kaya ang kanilang pang-aapi sa kanilang kapwa.
May kinalaman din dito ang isang pagsinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna. Nang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila yaong kapag naglalakad sa lupa ay mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba na ibig sabihin, sila ay hindi mayayabang, sila ay hindi may ingay o namiminsala, na sila ay naglalakad sa lupa na mapayapa nang hindi nabubulabog ang mga tao sa paligid niya. At karugtong nito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالَ سَلَامًا. At kapag sila naman ay ginakausap ng mga mangmang, sila ay tumutugon ng kapayapaan. Ang ibig sabihin nito, kapag sila ay iniinsulto ng mga mangmang, sila ay minumura, sila ay nilalait, sila ay minamaliit, at iba't iba pang mga pagtrato sa kanila, ang tugon nila ay salama o mapayapang tugon. Pero syempre, hindi ito nangangahulugan na tayo ay mangingimi sa katotohanan, na tayo ay mananahimik na lamang, na tayo ay walang gagawin kapag ang mga mangmang ay namamayani sa mga bayan, sa social media, at sa lahat ng lugar. Marapat para sa atin ang manatili sa prinsipyo ng unang aya na ating binanggit, na magpaumanhin pero mag-utos ng kabutihan at lumayo sa mga mangmang.